Ayano. Sarap. Ang laki. For today's video ay mag-aalmusal muna tayo. Ang aking breakfast ay coffee at saka yung sunflower na biscuit. Tapos, meron ding pansit kami kinain kanina. Yung tira to nung lumabas kami ni Ate Tess. Mas ininit lang namin. Tapos, ito yung biscuit ko. Favorito ko. Kain tayo, pansit. Pansit na ininit lang namin galing sa aling Lucy's. Yung kinakapi ko pala ay decaffeinated kasi nagpapalpitate ako ng ano, yung kape talaga na hindi decaf. So, decaffeinated siya. Tapos, bira lang naman ako mag-coffee. So, for today's video ay gusto ko mag-thank you sa aking kumare, si kumaring Merla at si paring Larry. Dahil binigyan niya kami ng pang-ulam. Pang-ulam na to ng dalawang araw. Sobrang laking isda. Tapos, iniisip ko lutuin siyang cocido. Yung simpleng ulam lang siya na lutong Bicol. Parang ano lang siya, yung may talbos ng kamote, kalamansi, yan. Kasi malaki. So, hahatiin ko yung kalahati. Sayang kasi yung ulo kung hindi sasabawan. Masarap yun sabawan eh. Tapos yung kalahati, gagawin kong baked fish. Ayun. So, gusto kong i-share sa inyo yung recipe. So, ngayon, mag-aalmusal muna ako. Maglalaba kami kasi ilang araw ng ulan ng ulan. Ngayon medyo maaraw mula kahapon. So, naglalaba na kami. Ngayon, kahapon nakadalawang salang kami. Yun na, nagpa-araw. Kaya hapon na kami nakalabas. Pinatuyo muna namin yung sinampay namin. Tapos ngayon, salang ulit kami. And then, bukas, papasok si Naknak. Siya naman yung magtutupi. Tsaka maglilinis ng bahay. Si Naknak, stay out lang siya sa amin. Kasi kung may stay in, wala na. Parang wala na akong exercise nun. Nakaasa na lang ako. So, yun. At least, pag walang stay in, yun na yung pinaka-exercise ko. Yung maglinis, maglinis-linis, magluto-luto, ganun. Tapos, laba. Yung laba naman is madali lang kasi automatic yung washing. Pagtapos niya maglaba, isasampay na lang. So, ayan. So, for today's video, eto na nga. Ipapakita ko sa inyo yung isda na binigay ni Maring Merla. Ganito siguro siya kahaba, oh. Dinefrost ko na siya. Sa gabi, binaba ko na siya from freezer. Tapos, binalot namin ng plastic. Tapos, yun nga, sa baba namin siya nilagay para kinabukasan, madali na siyang hiwain. Kasi bali puputulin ko siya, dalawang putahe. Wow, sarap. Siram. Para na akong sinanay na pati. Hindi, kailangan nito rin na talaga tilabo. Ay, hindi, matigas pa rin. Eto siya, guys, oh. Matigas pa rin. Ang lupit ng rep namin, pati yung baba ng rep namin. Ang tawag nito sa amin, alatan. Favorito to ni Papay, eh. Kaya,
Sabi ni Mari, yung kapitbahay niya, nagtitinda raw ng ganitong fish, galing pa ng Palawan, mga special na isda. O-order ako doon para mabigyan ko din si Papay. So, itong bigay ni Mari, uulamin muna namin. Dapat nga bibigyan ko si Papay eh, kaya lang next time na lang daw. Okay, sige, sabi ko, i-vlog ko na lang muna. Ayan o, alata ng laki. Kaya, masarap siya sa bawan yung ulo. Ay, matigas pa rin siya. Mamaya ko pa ito maluluto. Mga dinner na namin ito magiging ulam. Kasi may ulam pa naman kami, may tira pa kaming chicken curry. Tsaka yung niluto ni Chris na chicken mushroom. Ayan o. Sarap. Ang laki. Sinong gusto? Oh. Alatan yan. Special yan sa amin sa Bicol. Hindi, bihira to dito sa Manila. Eh. Bihira ako makakita yata nito. Kasi madalas maya-maya lang yung nabibili ko. Salmon. Salmon. Ayan. So, puputulin ko siya. Itong part ng ulo. So, pasabawan ko, tapos baked fish or parang yung baked fish ko is steamed fish lang din yung lasa niya, kaya lang yung procedure ko ng cooking procedure ko niya is kakaiba kasi hindi ko siya ini-steam talaga sa yung sa kaldero, sa oven ko siya niluluto for 20 minutes, mga ganun, or depende sa kapal ng isda yun, pero dapat mainit yung oven 20 minutes. And then, sa kawali ko na lulutuin yung sauce niya. Tapos, yun. Ilalabas ko na siya from the oven. Tapos, saka ko ilalagay yung onion leeks. Tsaka yung, ano love yung isang dahon na binili ko? Hindi siya kimchi. Coriander. Yan. Kasi sa Thailand, yung nilalagay nila sa fish, coriander. So, yun. Masarap yun. Promise. So, mamaya-maya ako pa ito maluluto kasi matigas na matigas pa siya. Thank you, Mare, Maring Merla de Jesus and Paring Larry de Jesus. At saka sa aking makulit na inaanak, si Prince, Ian, at sa mga kapatid niya. Inaanak din ni Boyet yung panganay nila, si Carla. Tapos, may binata na rin sila. So, yun. Si Dan. Si Dan tsaka si Carla. So, i-defrost ko lang to and then later, papakita ko sa inyo kung paano yung luto ng cocido at saka yung baked fish ko na lasang steam fish. A few moments later. Matigas pa. A few moments later, eto na nga po. Nag-prepare na ako ng ingredients para sa cocido. So, eto yung ulo ng alatan. Yan, na-slice na namin. Tapos, ayun, ang kailangan lang naman natin, sibuyas, kamatis, yan, mas masarap pag maraming kamatis. Kalamansi, asin, and of course, ang salbos ng kamote. Yan. Ito yung madalas na niluluto namin sa Bicol kasi napaka-fresh ng isda doon. Tabing dagat lang kami. So, kahit hindi masyadong marami yung ingredients, masarap talaga siya.
Okay, so maghiwa na tayo ng sibuyas. Ako ng talbos ng kamote, magpakulo na tayo ng tubig. Depende sa inyo kung gusto nyo maraming sabaw. And then, pwede na rin natin ilagay yung sibuyas at saka kamatis. Asin. A few moments later. Yan. Ating fish. Ay! Ulo ng alatan. Maraming sabaw para makahibyong pampagatas din na. Pampagatas! Pwede rin dito malunggay kung wala kayong talbos niyong kabo. Kasi kaya lang kahapon at malunggay na kami. So, ilagay na rin natin ang pag kumulo na siya, saka naman natin ilagay yung talbos. So ayan, kumukulo-kulo na. Pwede na rin natin tikman kung matabang pa. Pwede tayo mag-add ng salt. Yung iba naglalagay pa ng betching, kami kasi hindi nagbe-betching. Sarap. Ang sarap! Lalagay ko na yung talbos. Ang sarap! Sabi ko sa inyo. Special tong isda ko eh. Alatan. Nakakatikim lang ako nito pag umuwi sila mamay sa Bicol kasi hindi ako nakakuha. Si Papay, may dala laging isda. Yan na fresh. Naalala ko tuloy si Mama. Si Mamay Gaya, nakakamiss. Basta, tuwing umuwi siya, may dala siya sa amin na sariwang isda. Madalas yun umuwi ng Bicol kasi nakikipagbaili, nakikipagsaya. So, tikman ko nga ulit kung kulang ba ng salt. Okay na? Hindi kasi pwede nang maalat eh. Pero ayoko din ng maalat. And now, ilagay na natin ang
calamansi juice. Yan, inanong pa natin ito kasi may lasa pa ito. Pag maluluto na siya, pwede nang ilagay yung calamansi juice. Perfect na yan. Kain na kami. May isa pa akong recipe yung baked fish. Ang kalahati. Maya pa naman siya lulutuin. Pagkatas na lang. So ayan, luto na yan at pwede na natin i-serve. Sa amin yung mga part na mahirap ano kainin kasi baka matinik si Chris eh. Kanya yung special cut. Hindi ka naman. Ayan. And then, sabaw. Chris, halika na. Paborito to ni Chris. So, ayan na ang cocido.